balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Larry Kidlat Gadon, Secretary. Yeah. Kaibigan ng lahat, hindi nagkakalat. Karapat dapat. Si Joel Laksamana at si paring Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Okay. Morning. Morning. Public utility vehicle. Modernization. Yeah. Modern ba talaga? Yun na nga eh. Dapat talaga mayroong standard. Tama yung sinasabi ni Boss Jonathan eh. May standard talaga kung ano yung... Ano ba talaga yan? Kung ilang kabayo ang nasa hood o mga ganon. Itigil na natin yan. Ay, mga kabayo. Kung gano'ng kahaba yung antena, yung mga ganon. Hindi ganon standard. Yung, ang nakakainis dyan, tutol sila ng tutol, eh, hindi naman talaga yung mga driver ang nagtututol dyan eh. Sino? Yung mga operators eh. Isipin mo naman yung mga operators, gusto nila patakbuhin pa rin yung mga jeep nila na 30 taon na tumatakbo sa kalsada. Bawit bunot na sobra-sobra pa. Eh ang mahirap niyan, ganito eh. Dito sa buong mundo, ang pinagmamalaki nila yung mga bullet trains, mga electric bus. Gaganda ng mga taxi nila. Doon nga sa Europe, ang taxi nila, Mercedes-Benz. Eh, dito sa atin, eh, nagtsatsaga pa rin tayo dyan sa mga bulok, karag-karag, mausok, mabaho ng mga jeepney. Tsaka, ang pangit-pangit ang tingnan. Sa akin ang number one, pare. At saka, asan ng public convenience dyan? Yun ang sinasabi. Sinasabi natin, public comfortable convenience. Comfortable ba? Comfortable ba? Safety. Oo. Pare, pag nakadinig ka na isang jeep na aksidente, oo, sigurado maraming patay. Why? Oo. Wala pong safety. Walang seatbelt. Hindi engineered yung jeep ni na yan for safety ng pasahero. Okay? Yun ang kailangan i-consider natin. Safety and convenience. Safety. Kaya yung mga tumututol dyan sa mga modernization, abay, mag-isip naman kayo. Paano na lang yan? Ang mangyayari niyan, eh, ang iisipin na lang ba natin kung paano kumita yung operator? Paano yung riding public? Kaya nga. Asan ang convenience para sa mga yun tao? Ang nangyari dito, parin Larry, ang nakita ko, naging legal issue. Oo. Legal ba yung ginagawa ng LTFRB o hindi? Ang dapat pong tanong dito, kailangan ba natin yan o hindi? Oo, dapat yan. Kailangan. Bakit naging legal ba yung ginagawa o hindi? Naging legal issue. Oo, layo. Hindi po layo. Issue ng safety and convenience ng publiko. Uh-huh. And that's the real meat. Mm. That's the meat of the problem. It's the real meat. Mm. Yung talagang ano, public convenience. Convenience. Tapos naintindihan natin yung tungkol dun sa... Kailangan naman ng mga driver kumikita, mga operator. Pwede naman silang mag- Pwede naman yun. Kahit modern niyang kikita, baka mas malaki pakita niyo eh. Ayun, di ba? Ang, Eto, magtataka ka. Bakit nung nauso yung mga FX na aircon na mas mataas ang bayad, mas maraming gustong sumakay doon kesa... Convenience. Convenience. Safety and convenience. Meron kang seatbelt. Etong mga karag-karag na mga bulok na mga jeep, anong safety at anong convenience ang makukuha mo ron? Kawawa naman po kasi yung mga kumikita dyan. The problema dyan, yung operator, nabawiin na nila ng daan-daang beses yung kanilang kinapital dyan. Maangal pa. Gusto pa nila pakinabangan. Dapat bilhin ng gobyerno yung Duman Jeep. The best nampas ko kaya sa kanila yan. The best example ng ganyan na talagang ito, i-ano ka, papatronize ka ng publiko, the best example, yung tungkol sa love bus. Yun, mas mataas yan. Tinangkilik yan. Tinangkilik yan ng tao. Talaga, Bakit? Maayos yun, at saka yun, may convenience, may safety, at saka may ruta. Yan ang problema rin yung ruta. Yung si LTFRB, kaya nagkakaproblema rin itong mga ito, dahil yung mga ibang
areas, hindi nila naseservisan kasi wala naman talaga binibigan sila ng practice doon sa lugar na yon. Yung mga iba nagsisiksikan kung saan, eh hindi naman kailangan yun. Magunos delay ka. Kong. Dapat dapat magunos delay ka. Magunos delay. Meron ng good news para sa'yo. Ah, ang meron? LTFRB. Meron daw po. Yung sinasabi mong utilization ng ruta. Oh. Okay. Ang sabi po ng LTFRB, malapit na. They're finalizing the plan. Nako. Yeah. Tagal na nun ba? Alam mo yan. Sa bang taon nyo na pinapinalize yan? Ah, 10 taon! 20 taon! 20 taon! Mahina. Dapat mga 20. Ganun? Oo, 30 taon. Para mas... Ito sinabi nila. Well-studied, yeah. Well-planned. Yeah. Diba? Nakakatawa pa itong LTFRB. Ang susi daw po ng modernization. Public... utility vehicle modernization. Ang susi niyan ay yung rationalization ng ruta. Ba't hindi nyo muna ginawa yan? bago yung nag-modernization, yan pala ang susi eh. Alam nyo pala eh. Kaya nagkakainit ulo nito katabi ko dito eh. Dahil sa mga... Nakakainit. Yan! Nakakainit naman ng ulo talaga eh. Nakakainit ka na. Halimbawa, yun, ikaw parang Larry, ikot ka nang ikot dito sa mga Eastern Rizal. Di ba underserved yan? Oo, underserved. Wala nga mga... Wala kang kasakyan dyan. Grabe. Underserved. Grabe dyan. Dyan ang grabe. Ang daming tao na... ang daming motor dyan. Oo. Kasi yung mga tao, underserved. Out of desperation, bibili ng motor, hulugan. Eh, kaysa nga naman magpalipat, isipin mo sa isang araw, papasok ko ng trabaho, apat na beses ka magpa-transfer. Nang ano? Ayun mo yun. Exercise ka. Talaga, At least makakalakad ka ng konti. Pagkatapos sasabihin niyo sa akin, public convenience, apat na beses ka magta-transfer ng mausok, mabaho, lokbo-lokbo, karag-karag ng mga jeep. Galing ka ng Tanay. Tanay, magandang ano doon. Ang ganda ng place po. Dating po dito, wala na. Ay, sa Makati. Luray-luray ka na. Pare, mag-iingat ka sa sinasabi mo sa LTFRB. Ang sabi ng kanilang press release, ang ginagawa po nila ay comprehensive assessment. Ayun. Comprehensive. Ito, hindi na 20 years sinasabi. Nagbabago lang yung adjective. Yung sinasabi ni Paring Conrad na 10 years ni Paring Larry, 20 years. Itong comprehensive, 40 years. Kaya nun. Haba na nun. Alam mo, sa totoo lang, ibigay mo sa grupo sa akin yung study niya, tatapusin ko yung isang buwan. Diba? Kasi malilaman mo. Hindi po. Mahirap yung ginagawa nila. Kailangan nilang malaman ng passenger demand. Volume ng pasahero. Movement location. Ito, press release to. Tapos ito pa. Future travel demand patterns. Yeah. Kaya comprehensive. Grabe. Hayop mag-invento. Churi yung mga yan. Yung mga yan, from the very start, yan naman talaga yung standard ng route management. Oo, yun nga eh. At saka ngayon daw, threatening na sila. Oh. To work closely with the local government unit. Alam mo saan yung makikita? Alam mo ba? They're working closely with the local government. Ito baka hindi nila alam. Lahat ng mga data na kailangan nila, iisa lang ang pupuntahan nila. NEDA. Okay, nandun na. Nandun na lahat. Ilang tao dyan, ilang tao dito, ilan ang gross ng population nito, dyan. Alam mo kasi, yung ginagawa. Hindi kasi may mga LGU matigas ulo. Oh. Kaya kailangan working closely with the LGUs. Yung working closely with the LGU, ang ginagawa ninyo, ganito. Ano? Si Secretary Boying, Boying, sa Cavite. Nung naging governor siya, galit na galit yan sa LTFRB. Mm. Alam mo bakit? Mm. Sabi niya, itong ruta na ito, magmula Amadeo papuntang Tagaytay. No. Napakarami ng tao yan. No. Binigyan nyo ng prangkisa, 5? Patay. Anong gagawin ng 5 na yon? Di hanggang bubong, may nakasakay. Diba? Baka naman kasi hindi nagbibigay yung mga ibang nag-a-apply. Anong binibigay ng ano? Nag-study. Visibility. Nag-research.
Ay, kinakabahan ako pag sinasabi mo. At saka, baka naman kasi hindi sila nag-a-apply dun sa Office of the Commission. Ayan! Tanggapan ng Commission. Ay, alam mo ba, yan pa isang problema. Okay. Eh, nung araw kasi, nag-operate din ako ng taxi. Oh, yan. Ayan. Ang hindi ko maintindihan. Ano? Kung bakit na napakahirap kumuha ng prangkisa. Isa ng taxi? Oo. Pero grabe. Samantalang, makikita mo sa kalsada at that time, puro bulok-bulok na yung mga bakit mga mahirap nga? Bakit? Ayan, natin. Ewan ko sa mga hayop na yan. Eh, pero grab, ang bilis. Lari, grab ng... ang De, ito naman sinasabi ko, grab, that bilis. Was more than 20 years ago. Pero at that time, ha, ang mga taxi noon, makikita mo, mga bulok-bulok na talaga. Dati, lima lang... tatlong taxi magagaling. Golden. Di ba mga... Hindi, nawala na yung mga... Nawala yun, na lahat yun. Ito, hindi ko alam kung good news o sad news or bad news, no? Comprehensive ba to? Nag-report po ang car manufacturing sector. Uy! Increase. Record-breaking year daw this year. Naka-recover na yung last 2023. Year. Yung 2023. Ang volume daw last year... nasa 430,000. Nationwide yan, ha? Nationwide yan, ha? Kaya nga alam mo, yan ang taon-taon masasabi. Taon-taon, yan ang ating... Good news ba yan o bad news? Well, depende doon. Good news dahil kumikita yung mga car company. Good news dahil may pambili ang mga tao. Pero may pasubali ako doon. Yung mga tao kasi, pinipilit nilang bumili dahil hirap na hirap. Na hirap na sa ano public transport. Yun naman talaga dahilan eh. Pare, ang nangungutang sa banko yan. Oo. Yung car plan. Oo. Yung car loan. Oo. Eh yan po ang pinakamalaking source ng income ngayon ng mga banko. No. Malaki yan. Malaki. Mantakin mo yun. Oo. Eh yung pera na yun, dapat naiipon mo na. Halimbawa, ikaw eh... Kung hindi ba naman eh, dati, para maka-apply ka ng loan, ng car loan, kailangan bayaran mo yung 30% down payment. Oh, eh ngayon eh, meron ka 10,000 down payment, saka nakakita ng gano'n. Tapos the rest, financing. Oo. Hindi yung haba nung ano mo, no? Oo, haba. Oo. Ang bayaran. Oo. Okay. Sustained consumer demand daw. Ano yan? Easy access to credit. Ang pagbili ng kotse ngayon is no longer a luxury eh, kundi necessity. Eh kaya nga lalong tumiting yung pangangailangan ng public ng mass transit. Hindi, tsaka, saan pinaparada yung mga yan? Alam mo doon sa aming subdivision, nakaparada sa kalye, sabi ko eh. Buti nabanggit niya. Naka-two-car garage sila. Eh hindi. Hindi ba kotse? Dati na, merong batas sa Kongreso gusto. No garage, no car purchase. Anti-poor. Ibig sabihin, yung car company, may inspection mo, may garage ka ba? Ganon. Kung hindi ka pwede bumili. Oh. Gagawin batas. Okay? Antindi na lobby niya. Antindi na lobby. Yun ngang color code, yung number coding. Number coding. Ang daming businesses, sinasabi, it's not working. Mm. Ang nangyayari lang, napapahirapan yung logistics ng bayan. It's not working because yung mga may pera, bibili lang another car, nasot na sila. Therefore, lalo lumala ang traffic. Mm. Ayaw ng car companies, tatanggalin yan. Teka muna, hayagan sila naglabi o hindi? Hindi, quietly. Quietly, yan siyempre. Parang hindi kumagawa ng ganun yun. Yung mga motoring editors. Hindi sila nag... Principal dito. Yeah! Principal dito. Aray na. At saka alam mo naman kasi may technique naman ng paglabi naman sa Congress. Ano? Kailangan tahimik ka lang dahil hindi pa lalaki presyo. Lalaki gastos mo kung maingay. Yung number coding sa MMD. Number coding. Oh. Inawawala yan. Volumes of studies na po ang ginawa ng UP. It's not working. Ng UP. Oh. Na nakakasira pa yan. Oh, nga. Wala pa rin nangyayari. Big mo sabihin, tatanga-tanga yung mga taga-UP, ba't ganyan ang result ng studies nyo? Diba? Meanwhile, ang tied up sa balitang yan, merong study, yung TomTom International BV, Multinational Traffic Data Provider and Location Technology Specialist, natagpuan nila ang Metro Manila clinched the top spot. Worst traffic congestion. Aray. 387. At least number one tayo sa traffic. Oo. At least hindi tayo kasali.
Merong aspeto na number one tayo. Dito, sa worldwide student assessment, mababa tayo. Powerful passports, mababa. Pero ito, hindi ko alam ito, statistic na ito. Ha. Local motorists dito sa atin, sa Metro Manila, average travel time of 25 minutes and 30 seconds per 10 kilometers. Aha. Oh, that's a 50 seconds. Eh baka kabilang kanto lang 'yon. Kabilang kanto lang 'yon. Yung pupunta ka mula BGC hanggang Makati, ikli-ikli noon. Ari, talagang grabe. Eh sa gabi, 5 minutes 'yan. Tapos 5 p.m. to 6 p.m. Sa umaga, halos isang oras. Nightmarish daw. Ano 'yan? 35 minutes and 30 seconds per 10 kilometers. Science of progress 'yan. Yan. Aga, yan. Ah, Brad, baka hindi mo na intindihan. Sabi ni President Noy Noy dati, ha. Science of progress. Pag nagta-traffic, gumaganda ang ekonomiya, Brad. At saka nauubos ang lungs mo. Dahil sa pollution. Oo. Sabi po ng NEDA. Oo. Ito good news din to, pare. Okay. Ang magdadala daw sa ating economy this year. Okay. Ha? Yan ang sabi na NEDA. Ay! Construction! Pwede. Oy, okay yan, ha? Build, eh. Ayan, ang dami. Diba? Hindi, BBM. Natin, oh. Build better, more. Build better, more. Okay. Although, ang sinabi nila, ang private sector, medyo plateau ngayon. Okay, pero, babalik din yan. Babalik din yan. Construction. Kasi, indikasyon dyan, yung pong presyo ng mga construction materials. Eh, medyo, dati kasi, boom, lakas ng taas, ano? Ngayon, nag-slow down na. Maaring dahil sa more supply, pero dahil din nag-slow down. Mm-hmm. Pero babalik daw yung construction, sabi na NEDA, at pinaka-importante, saan manggagaling ang growth, parin Jonat, para sa ito, tourism. Yeah. Tama. Tama ba yan? Tama yun. Tourism. Eh, pero... Sabi na NEDA, siguro kapag ka maayos na yung mga airports, yung tourism talaga napakalaki ng potential. Airport? Oo. Eto. Sana lang yung Manalo, dito sa apat na nagsubmit ng bids dyan sa NAIA, ay talagang may kakayahan. Oo. Well, merong balitan lumabas. Saan ko ba nabasa to? Sa BizBus. Sa BizBus, lumabas po yung balita na yung Global Infrastructure Partners about to be bought or acquired by a huge company called, ano mga ba yan? BlackRock. Okay? Itetake at nagpa-interview na sa Davos, Switzerland. Yung World Economic Forum. Mm. Yung BlackRock po yan, eh yung pinakamalaki. Pinakamalaki. Asset management. Asset management. Ang kanilang papel. Trend ngayon, yes. Ang nakikita nilang trend, ay infrastructure. Infra. Okay. Mm. Ha? Infrastructure. Oo. So, bibilin nila yung Global Investment Partners. Yan pong Global Investment Partners, yaan yung technical partner nung grupo ng mga local real estate, yes, sa pagbili nitong NAIA. NAIA. Diyan din po nag-invest ang ating pinakamamahal, yes, government service insurance system, GSIS, ng $500 million lang. Mm-hmm. Maliit. Maliit ang kaman. Oh, maliit. Para bang hindi natin kailangan yung pera yun. Oh. Ilalabas mo pa eh. No? Pero baka kumita sila kasi acquisition. BlackRock ang acquisition. Nung shares. Mukhang may advance. Hindi naman siguro. Mm-hmm. Hindi naman siguro. Yan po ang magte-take over ngayon. In other words, yung NAIA, pag nagkataon, hawak na isang gadambuhalang. Mm-hmm. Fund manager. Ano ba ang estado ng fund manager? Mm-hmm. Ang number one concern po niyan ay kumita. Yes. Profit driven. Mm-hmm. Pag fund manager ka, hindi pwedeng hindi ka kumita kasi sisitahin ka. Hindi pwedeng public service. Hindi pwede. Oo. Walang emosyon dyan. Kita yan. Sustainability. Yeah. Ayan. Responsible partnership. Ayan. Anong responsible? Kailangan natin makipag-partner sa developing countries. Yan ang BlackRock.
they have come out with out of the goodness of their hearts. Yeah. Kaya sila mag-invest sa developing country. Well, sinabi mo kasi yung airport. No? Sinabi mo. Kaya napag-usapan natin yan. Pero, airport. Gusto ko pong batiin o i-congratulate ang isang security screening officer dyan sa airport sa Butuan. Merong isang bag na nakaiwan ang laman, $4,000. Uy! At meron pa mga alahas. Uy! Naiwan po sa x-ray machine. Naiwan na isang pasahero. Anong ginawa nito? Si Grifel Vien Salaum. Okay. Screening officer yan. Sinurrender niya po. Hindi niya sinubo at ginuya, ha? Hindi. Punta na. Galing. Ay, pamura ako. Yan po, honesty. Na-shock ako. Magaling. Gusto kong batiin itong si Griffin. Bayani. Bien, Salaum. Screening officer dyan sa Butuan. Airport. Sinoli niya yung bag. Kasama na. Yung mga ganun pa rin. Siyempre, hindi naman niya kinita, hindi niya pinaghirapan. Di yan dapat ang nalalaman ng mga foreigner. Lagay natin sa pamahalaan. Hindi ang nakakatuwa pa dyan. I love the Philippines. Hindi yung mga tribal na ano yung pinalalabas sa advertiser. Hindi. Honest, scrupulous. Batingin natin yan. Muslim yan lang. Salaum. Baka sa Butuan eh. I'm not sure. Pero mabuhay ka. At meron namang tribal advisory. Ito, nakakalungkot. Ang Canada. Na tribal advisory. Sabi nila, wag daw magpupunta sa 17 probinsya sa Mindanao. Ang kanila mga citizens. Dahil sa crime, terrorism, unrest, and kidnapping. Ang dami namang lalawigan nun, Mary. Unfair to. Dapat ito yung... At bininame niya. Yung ambassador. Oh! Canada. Oh! Grabe naman yan. Following Philippine provinces. 17 po. Oh! Tapos, yung mga ano ha, yung mga tourists. Tapos, meron pa non-essential travels. Yun yung non-essential travels, yun yung tourism. Pero kung may trabaho ka, pinasinasabi nila, huwag ka rin magpumunta sa mga probinsya na to. Kung kailangan daw mag-travel ng Canadian citizens sa mga area na yon, kailangan nasa loob lang kayo ng indoors, loob ng hotel o loob ng bahay. Okay? Ano to, black eye to sa ating tourism effort. Not good. At saka bakit Canada lang? Meron ba sila intelligent? Sorry, puro mga Mindanao. Yun na nga, 17 probinsya sa Mindanao. Dahil risk of being at the wrong place at the wrong time. Yun ba yun? Tapos, related sa... Sa blow sa tourism natin. So, kasi maraming mga gandang lugar dito. Yes, yun ang ano eh. Pati Siargao. Ay, hindi. In-exclude naman ang Siargao. Pero, inutusan po, ito pa rin Larry, hindi ko masyadong kwento eh. Parang may legal issue. Ang DOJ, inutusan yung Bureau of Immigration na wag na mag-i-issue ng visa sa mga unincorporated businesses. Kamukha na single proprietorship. Dati pala, nag-i-issue sila. Ang tawag sa visa na yan, 9G. Libo-libong visa na raw na 9G. Nag-i-issue ang Bureau of Immigration. Kumbaga, business owner ka. Bibigyan ka ng ng visa Philippines. Pwedeng employment visa 'yan. Libo-libo na raw na issue niyan ng BI. Karamihan diyan nagpupunta sa Pugo. Fake companies to. Mga fake companies. Oo, nabasa ko na yan. Oo, mga fake companies. At iniimbestigahan, napakagaling nitong BI, ano? Ang galing gumawa ng pera. Ay, sorry. Kano, registered companies ba yung mga yan? Hindi nga eh. Ano, paano nangyari? Single proprietorship daw. Business pero bibigyan ng 9G.
single proprietorship na businesses. Pre-arranged employment business. Eh, madali kasi i-register yung sila ng mga nationals, foreign nationals. Napakadali i-register niyan. DTI lang yan eh. Meron ako, may business ako, single proprietorship. Dito sa Pilipinas. I-petition ko tong foreigner na to. Bibigyan siya ng 9G visa. Para maging ano, employee. Pogo. Bakit hindi pwedeng i-coordinate sa SEC? Lalong problema yon. Panibago ng ano, level SEC? Of corruption. Di ba? Yung mga nag-i-scam, di ba SEC registered karamihan doon? Ayun. Ayun. Yung mga papalit-palit na sila ng korporasyon. Oh. Pero pare-parehong tao. Pero mas madali kasi i-register ang single proprietorship kasi sa DTI lang yan. Oo. Oh. Ayun na nga eh. Yung korporasyon. DTI? Oo. Pero ikaw naman, Secretary, ang DTI, very, ano yan, meticulous siya. Maayos ang kanilang... Maayos ang kanilang... DTI din i-register single proprietorship. Oo. Principal po yan. Yung opisina niya sa Highway Hills. Di ba muntik tayong maligaw dati? Akala ko yun sa Mandaluyong. Haba lagi ng pina. At sabi daw na ni Boying, tigil nyo na nga yan. Pag-issue-issue yan. Tama. Mabuti pa yun. Etong akin, hindi mapaparusahan yung mga... Dapat talaga maparusahan. Kumita dyan, di ba? Kasama na yun. Kasama dapat yun. Diba? Kasama dapat yun. Maparusahan. Big companies. So, yes, so nangako na raw po kay Rimulya, si Tansinko, na magre-reorganize na siya ng BI. Mm. Sabi naman ni Boying, tagal naman yan. Mm. Priority mo na yan, sabi niya daw kay Tansinko. Okay. Kasi may announcement to Bureau of Immigration nung isang buwan na i-blacklist na raw nila yung mga foreigners na nakakuha ng visa ng mga fake businesses. Yan, i-blacklist. Nung December, nangako na sila. So sabi ni Boying, ang tagal naman. Ngayon, tigil mo na yan. Okay? Baka dapat palitan. Hindi lang itigil. Yung mga tao na nag-ano dyan, nag-pro-process, yan ang mga problema dyan eh. Na, pag ikaw, head of office ka, yan, alam ni Sec, ni Larry yan. Head of office ka, meron ka na kagad, ano eh, susubuan ka dyan eh. Oo. Boss, itong ano... Kaya alam mo, dapat pag bagong gobyerno, dapat palit lahat ng mga direktor, mga ano. Ah, talaga? Oo. Saan itong Lagindinga? Diba? Saan ano yan? Cagayan, Misamis Oriental. Okay. At yan, Panglao. At saka yung Panglao na airport na yan. At Panglao. Mapupunta sa Aboitiz na yan. Eh. Pag-usapan natin yan, pare. Pero 9:32 ng umaga. Dito sa Karambola, sa Aliw 23, DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Sa Aliw 23, DWIZ 882. Kasama natin, parin Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana, at si Attorney Larry Kidlat Gadon. Kaibigan ng lahat. Kaibigan ng lahat. Okay. Karapat-dapat. Dapat talaga. O yung tungkol doon sa ano? Yung... Comment lang dito. Ang hirap daw patinuin ang bureaucracy. Dahil ang mga tumitira talaga dyan, yung mga karir. Oo, yung mga karir. Na hindi pwedeng tanggalin na lang, basta-basta. Yan din ang naging problema, if PhilHealth, di ba? Nung nag-ingay sila doon, nung nagkaroon na ingay dyan. Ang problema dyan, yung mga karir na nasa... Bureaucracy. Mm. Hindi mo pwede tanggalin yan, basta-basta. Oh, pero you can do something. You can reshuffle. Lagay mo sila sa pool. Pool of experts. Yeah. Matagal na kayo dyan, maayos kayo. Pool of research experts. And the following, 1, 2, 3, 4. Mag-research sila. Give me your output in 3 months. Pero wala ka sa posisyon na magdi-decision, no. Iba ng tao, mag-OIC ako dito or whatever, second level. Yan ang gagawin ko ngayon na OIC sa ano mo. For implementation. Ang dating tawag dyan, Jonathan Freezer. Oo nga. Hindi, ano to.
Research team. Yeah, hindi freezer. Team. And the research team. Research team ito. Research, pagandahin natin yun para may iba. Research and advisory. Yeah. Yan, may dagdag. Research and advisory. Nasaan ka ngayon, Brad? Nandito ako sa research and advisory. Ayan! RNA. Matindi pa rin. Natatapang expertise. Hindi yan yung ano ah. Nagbibili lang ng butiki sa kisame, hindi. That can be one of your isa sa mga i-research niya. Isa sa mga i-research. Bakit pa oras ganito ang number? Ano yung sinasabi mo kanina? Ito, de, kasi ay may pakinabang din 'yon. Di at least makakapag-contact sila ng ano, ng pest control services. Lapit ka doon ng mic. Ang sinasabi ng mga viewers. Ang sinasabi ko kanina, yung tungkol doon sa rate hikes. Kasi ngayon, panahon na naman na rate hike. Meron tungkol sa tubig. Tungkol sa power. Kuryente. Meron din sa government. PhilHealth. Pag-ibig, PhilHealth, yung mga yan. Hindi, pinag-aaralan daw ni BBM yung PhilHealth. Kaya nga, then, it was already recommended by the Department of Health. Okay. Na kung maaari, wag na munang i-ano, kasi kaya pa naman. Kaya pa naman masustain. At hirap ang taong bayan. Magandang dahilan. Magandang dahilan yun. Very good, DOH. Kasi, sinuspend na yun ni Presidente last year eh. So, ngayon, there is another, rate hike dapat kasi meron under the law, universal health care, may rate hike. Pero sabi ng Department of Health, wag na muna, sir. Hirap kasi kaya pa naman. Hirap ang taong. Tama. Tubig, nagtaas ngayon, January. Nako, yan. Alam mo, sa Palawan pala, grabe din ang power situation. Ay! Yung Paleco? Yes. Ay, yung nako. Yung cooperative doon. Muntik na maging Baleco. Balika? Balika? Bali ako? Ano ako, balika? Magkano doon? Magkano daw doon ang per megawatt? Kasi sa Mindoro, 22 pesos eh. Grabe, pahirap. Wow. Pa, halos ganun. Ang problema, nawawalan pa. Nawawalan. Ayun nga, mataas yan ang nakakainis na, diyan eh. Hindi ka makapag-isip ng tamang negosyo para sa... Well, aside from supply kasi, ang problema nila yung setup. Merong... Ito, laging problema ng regulatory body. Magbibigay sila ng agreement. Power purchase agreement. Okay. Diba? Kasi ang isang power company at ang isang co-op, magkakaroon kayo dapat ng agreement. Okay. And that will last for, let's say, 4 or 5 years. 6 years. Depende. 3 years. Yung in-approve na agreement dyan sa Palawan ngayon, kailangan na magdagdag ng power. Nasa agreement, eto lang ang pwede mag-supply. Hindi niya na kaya i-supply. Well, dapat i-open na. May agreement. Breach of contract yun. That is defensible. Breach of contract ka, hindi mo kaya i-supply eh. For public... Sa matinong kausap, yan ang sasabihin. Sa hindi matinong kausap... Hindi, agreement to eh. Agreement. Walang putang ina niya, pagpapatayin ko yung sistema. Papatayin ko yung sistema. Problema sa Palawan yan, pare. Ang pwedeng gawin dyan, because the electric cooperative is under the supervision of NEA, sila ang magtrabaho. Sabi nila, hindi. Ano yung concern? Pag hindi ka makapag-supply, o ayaw mo na mag-supply, dahil ikaw ikampante... Ay, siguradong gagawin yan. Dahil ito si Nani Almeida, mahusay yung tao yan. Ang pwede nilang sabihin, kung kasi yung mga iba, yung power suppliers, kasi meron silang contract, kampante na ako dito. Okay. Ayos na ako dito. Okay na. Pag sinabi na... Paano uunlad yun? May dagdag ka dapat eh, kasi... Importante ito, kasi ito na, pag-uunlad nga tayo lahat. Kailangan ng kuryente. Boss, hindi ko naka... Pag hindi mo na kaya, bitawan mo na yung contract. No. Ngayon, kung mayroon kang problema tungkol doon sa rate mo, tungkol dito sa bagong production mo, mag-usap kayo ng ERC. Kung hindi naman, i-maintain mo na yan. Kasi nandiyan ka naman eh. Oo nga eh. Actually, ang mahirap sa Palawan kasi ang haba niya. No. Ang haba ng probinsya na yan. Kaya ang hirap din ng distribution structure. Ang pinakamaganda diyan, maglagay ka ng i-divide mo yung power. Maglagay ka sa north ito, maglagay ka sa south ito. Ito, dapat ganoon.
Ito yung tapos na, dapat may merong third provider na ikaw standby ka. Standby ka. Oo, kung kailangan ng kuryente dito, kung ano magamit sa iyo, yun babayaran. Ang isa pa, basta importante walang mawawala ng kuryente at saka bumaba ang rate. Ang isa pang malaking problema diyan sa yung mga vested interest ang pinoproteksyonan. Isa pa palang problema 'yan kasi pagka ang supplier ay iisa lamang. Okay. Hindi mag-a-apply yung universal may tawag doon. May subsidy yun eh. Subsidy. Yung mga less than 200 kilowatts ata, ganun. Hindi mag-a-apply yun. So, ang mangyayari ngayon, yung consumer mismo magbabayad. Nahirapan. And then, ang naging problema pa in the islands, basically, yung tungkol sa mga environmentalists. Oo. Usually, na, may taga rin sila? Yung mga environmentalists na yan, sa principle na principle. Yan! Minsan, yung kanilang alignment dun sa power producer. Hindi sa principal. Hindi sa consumer. Oo, yun nga. Kasi, nagagamit ng power producer. Okay. Di pwede. Pagdadagdag nga sana kami, kaya lang eh. Environmentally, yun nga eh. Alang-alang po sa kapakanan. Destroys the ecology. Yan, alang-alang sa kapakanan. Grabe. Nang vested interest. Sa kapakanan ng oligarchs. Na-align. Eto, kursunada daw ng, pinag-uusapan nyo kasi yung health, sinabi ni Paring John. Yung PhilHealth, no, hirap. Kursunada daw po ng Big Pharma na magbenta ng mas malaki sa Department of Health. Gusto na raw nilang mag-increase kasi kawawa naman sila. Last year daw, ang total market, 275 billion lang. Hindi naman tama yun para sa kanila. Dapat palakihin natin yung market. Kailangan bumili pa ng mas marami ang Department of Health. Tapos pabulukin nyo sa mga warehouse. Yun yan. Alam mo, mas ideal nga yung ginagawa na ano eh. Yung mga LGUs, they are now allowed to purchase directly. Yung mga drugs and medicines na kailangan nila. Okay. Kasi sila yung nakakaalam kung ilan yung anong kailangan. Kaya sila nawawalan ng nababawasan yung mga big pharma kasi yung mga LGUs, sila na bumibili. Eh, loko daw kasi itong DOH. Nag-i-import. Ba't hindi raw sa kanila bumili? Eh, paano kung mas mura? Mali yan kahit mura. Kahit mura, huwag kayong mag-i-import. Mas mura eh. Bakit kayo mag-i-import? Yeah. Talagang yung mga vested interest, self-interest nilang namamayani. Babaan nyo yung presyo nyo. Babaan yung presyo. Ganun ba yun? Hindi ba the DOH, it behooves the DOH to support the local pharma. Local pharma. Pero yung local pharma po, imported din yung binibenta sa amin. Eh. Yun ang problema. Binabrand lang nila yun. Dinaan nyo lang dyan sa mga local pharma. Oo. Pero obligado kayo. Actually, makikita mo sa pakete mismo eh. Na made distributed by. Distribute lang. Made and manufactured by. Doon sa labas. Kukunti lang naman ang ating manufacturer. Kaya mahal eh. Saka nagagalit sila sa mga Pascual Laboratories, mga local. Galit sila dyan. Kasi nga, kasi mas mura. Ayaw daw po nila yung sistema nitong si DOH, Secretary. Na tinitignan pa yung presyo. Na kapag daw yung presyo, more than 50%. Ang taas. Sa foreign siya bumibili. Ayaw daw nila yun. Dapat the government should prefer local. Yan. Whatever the price. Oo. Hindi na ako naniniwala sa ganyan. Na porket sasabihin mo na ano, nationalistic ka. Ipapatronize mo yung local. Kahit sobrang mahal. We don't want it to be that way. Na base sa presyo. What we want is for the government to prefer local manufacturers. That is what we are pushing for. Sabi po yan. Ako, suportado.
Suporta ako kay ano, kay Secretary Ted Herbosa sa bagay na 'yan. Wala namang principle 'yun eh. Oh. Kalae mo ayaw ng local? Oo. Oh. Komo ba mas mura yung foreign? Oh. Doon na siya bibili? Oh, lalo, anong klaseng sekretaryan? Oh. Eh, itong local naman, nag-i-import din ito ng mga kanila. Oo, import din yun eh. Yung kanila. Papatungan lang ng konti, 50%. Oh. Eh, sobra naman yun. Ako, kung ako nga yan eh, mas mahal lang siya ng 10%, hindi ko na bibilhin yan. Eh, bulto yan. Bilyon ang halaga niyan. Isipin mo yung savings sa gobyerno. Oh, diba? Ang daming mabibiyayaan nyo. Oo. Oh. Gagaling pa yung mga tao. Yun ang hindi maganda ron eh. Pag mas marami kang gamot na nabili dahil mas mura, mas maraming gagaling. Anong klaseng programa? Anong klaseng health service? Hindi maganda yan. Lalong mapipigilan mo yung kita ng mga big pharma. Dahil kasi konti. Gumaling na naman. Gumaling pa ang mga tao. Patay tayo rito. Aray ko, sumasakit ang tiyan ko. Ang galing ng kanilang logic. Ang ganda. Ang diba? Dapat daw hindi tinitingin yung price. Ang titignan nyo lamang po ay kung local. Pag local yan, sigurado na tayo. Ganun pala yun. Nationalistic. Ngayon, maganda to pare, Pasig River. Rehabilitation. Oh, nandiyan nag-inaugurate sila. Na naman? True sila. Pala yung groundbreaking natin, ha? Nakailang groundbreaking ba? Hindi, pero ang mangyayari yata dyan, kasi yung nilakaran nila yung first phase ng programa, yung likod, naglakad na? Yung likod ng post office. Lalagyan nila ng esplanade doon na may ilaw at may konting fountain. Alam mo ba, ang tagal ng plano yan? Alin? 18 billion po ito. Okay. Attorney Larry, baka magunos dili. Pero may tawag sila, Pasig, ano? Pasig Bigyang Buhay Muli. PBBM. Ha? Ano ka? Ha? Ano ka? Pasig Bigyang Buhay Muli. PBBM. Tama. The best. Wait, kasama niya ang paborito mong sekretary, ang iyong kaibigan, pare. Si, yes. Parang si Jerry Acusar ng DHSUD, Department of Human Settlements. Yeah. Oo. Vision niya yan. Kailangan daw po i-relocate ang mga mahigit na 10,000 informal settlers' families. So, sa times 5, 50,000. Oo. Ibig sabihin po nung 10,000 families, 10,000 housing units. Oh. Yan. Ang gusto ng presidente, ma-relocate yan sa maayos. Yan ang tall order po sa rehab na yan. Mm-hmm. Yung to rehab na Pasig, it won't take much. Eh. Ang main consideration dyan, sa mo ilalagay? Informal settlers. Dahan dyan po yung malaking problem. Saan ba gagawin to? Sa likod nga na po sa office. Patuto na rin yung ano? Yung mga programa na yan ng mga housing for informal settlers. Take a look at, for example, itong dyan sa may Quirino and South Superhighway. Okay, ang dami dyan. Yung house along the rail? Hindi kay... Matindi pa sa squatter yung itsura. Diba-diba na yung mga bintana. Tandaan ka si sekretaryo yung nag-project niya. Okay. Project nga ni sekretaryo yun. Kaya lang na turnover na sa mga homeowners. First phrase, mali yung pagtayo ka sa railways. Anyway, parang na-expansion ng railway. Kung tinuyaan mo na yung lote nila. Yung whole master plan daw, para dyan sa Pasig River Project, 9 sections covering 27 kilometers ng Pasig River. Sa plano? First phase, Delpan Bridge to Ayala Bridge. Ano kalayo ba yun? Kung, Kalapit lang. Kalapit lang. So, Joel, ganda ng plano, no? Ganda ng plano. Hindi, okay. Masusunod ka. Okay, ito lang, hindi ko nababanggitin. Kasi ang nangyari niyan, si Secretary Jerry Acusar, siya'y nautusan ni First Lady na asikasuhin niya. Now, alam niyo si Secretary Acusar, ang kanyang expertise ay yung Las Casas, Pilipinas, na madalas punta ni Kung John. Okay. Now, ang unang master plan niya, medyo pinakita sa NCCA at medyo merong mga monumento ng Versailles at
Eiffel Tower, mga ganoon. Nagulat Paris. Yung NCCA na, teka muna, paano mo gagawin yung ganyan? Medyo kumuha ka ng urban planner. Na, may mga kinuhang urban planner na mga sikat naman, kaibigan natin. Now their job is how to tone down the vision. Kasi gusto ni Secretary Acosar mag-tap ng mga private sector real estate companies na bibili ng mag-finance or at least mag-sponsor ng ilang section. Bawat section. Now, in return, pwede nilang lagyan ng marketing branding dan. Saka tax credit. Tax credit, ganun. But yun na nga, yung mga urban planner ngayon, aray na quandary dahil kailangan ni tone down na may involved dyan yung private sector. Gusto ko pagandahin. Kumaga, ito eh, yes, ano yan, urban renewal. Maganda yan. Para ma-maintain, ma-sustain. Pero okay, ang mas mahalagang tanong, sa mo dadalhin yung 10,000? Yun muna ang isolve natin. 10,000 families. Yan ang priority ni PBBM. Yung presidente po, hindi yung Pasig buhayin muli. Buhayin muli, hindi. Ang priority niya, yung mga informal settlers. Hindi, nag-groundbreaking na sila dun sa malalayong lugar. Out of sight, out of sight. Sa kututusin. Daming press release. Sino ba may ayaw ng urban renewal? Oh. Okay? Pero marami pa pagdadalhan eh. Kasi diyan sa parte ng San Mateo, Montalban, Tanay. Meron. Taytay. Ang daming mga lupa diyan na pwede magamit. Oh nga. Ano yung scheme? Teka, yung mga real estate company, tinitingnan nyo. Kung bibenta nyo sa kanila, yung unit, di nila kaya. Di nila kaya yun. Kailangan may scheme tayo na halimbawa yung rental, rent-to-own, public housing. Okay, alam mo ba, nung nagkwentuhan kami dyan ni Senator Wynn Gatsalian tungkol sa bagay ng housing na yan, okay. Meron pala silang ginawa dyan sa Valenzuela na ang mga housing units na pinrenovide nila under LGU, hindi nila binenta. Oo nga, house. So nag-rent lang, nag-release. Yes. That's kasi ang katwiran nila ganito. Pag binigay mo yung ownership sa kanila dyan, pagkatalikod mo yung ibibenta. Ibibenta rin nila. At ang bahira pa dyan, hindi nila i-maintain. Hindi lang sa ibibenta nila. Dadalhin na nila yung pamilya nila doon, etc. You will need additional housing units within that particular area. Ayos na yun. Ang ginawa nila, public housing yan. Na pinalist nila. Yes. Tama. At meron silang kondisyon na within kapag dapat ganun din ang sumunod sila doon sa mga regulasyon. Yes. Dapat ganun din ang gawin doon. Dahil pag hindi sila sumunod, tanggal sila. Tanggal sila. Kaya points. Doon daw, maayos na maayos. Wala kang makikita na nakabilad yung mga underwear doon sa ano sa harapan. Ganyan. Walang basurahan. Oo, walang tambak ng basura. Maganda. Eh, kumpara mo yung dito sa may Quirino Avenue, South Super Highway. Kongalom. Oo, grabe yun. Mm-hmm. Napakapangit na itsura. Iisipin mo, ang ganda-ganda na ng Skyway 3 na pinagawa ni RSA. Tapos biglang yun. Pagdating mo sa portion na yun, yung mga units mukhang basurahan talaga. Uh-huh. Literal na kawawa, basura itsura. Okay. Kawawa. Ang katabi noon naman, Buendia, ang gaganda ng mga building, gaganda ng mga kondo. Tapos pagdating mo rin sa... Saka that's the heart of Manila. Madadaanan at madadaanan yan. Oo. Lahat ng tao. E, noong isang araw, nagdaan ako doon sa Onyx. Yung sa San Andres. Quality of life. Kawawa. Well, anyway, magaling ka ba sa spelling? Sino sa inyo magaling sa spelling? Spelling, okay. Meron pong programa ang Department of Education para daw maiangat ang education quality. Super Spelling Bee Contest. Huh? Ha? Pero sa mga mall gagawin. Sa mall. Kumbaga, meron ka audience na... Gusto ng mall yan. Public. Di ba? May kumbaga, added traffic yan. Nilagyan mo ng commercial angle. Okay. Yung spelling bee. Okay. Partnership daw po yan with Department of Education at saka ng SM Super Malls. Kasama na raw yan sa immersion program. Maganda to. Diyan daw po gaganapin ang Super Spelling Bee. Alam mo ba nanalo ko? Talaga? Noong sa grade school ako. Ah, talaga? pero doon sa mga local. Dati wala pa national spelling bee.
Eh, simple lang naman ang mga spelling nun, mala. Spell braggadocio. Ayan! Ayan! Mahirap. Yan ang mahirap. Alam mo baka... Nonchalant. 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 Pero baka hindi umubra ang spelling bee. Ang mga taong gusto nila yung mga tao, bagay, pagkain, tapos huhulaan mo yung... Para mga ganun ko. Pinoyhenyo. Pinoyhenyo. Ang contest? Oo, yun ang ano. Eh, wala na. Pero dapat siguro ibalik yung ano, ibalik yung mga pambata na programa na kagaya nung Sesame Street. Batibot. Batibot. Eh, ito, no? Yung ating government channel, yung PTV4. Pwede. Dapat sila gumawa ng ganun. Oo. Culture, no? Sports, oo. Arts. Oo. Education, yan ang dapat mag-concentrate sila. Oo, huwag kayo sumabay dun sa mga commercial. Yung commercial. Oo, yun nga. Wala yun. Oo. Baka kung soap, soap na rin tayo. Oo. Pwede ba yun? Lahat nalang nagsusoap. Oo. Yun. Wala bang nagsashampoo? Ayos. Gugu. Laman lang gugu. To think na ang PTV4, yung kanilang ano, pinakamalakas yan, ha? Oo. Yung kanilang transmission. Transmission. Oo. Kasi buong Pilipinas. Pinakamalakas sila. Oo. At ibabalik na raw po sa, by next year, ibabalik na sa June ang simula ng classes. Kaya mga magulang, paghandaan nyo na yan. Sa, by next year, June na. Iplano nyo yung balik tayo sa dating bakasyon. Schedule. Oh. Kasi kung balik tayo sa dating schedule, konti, maiksi na lang ang summer break. Oo. Kung babalik dapat sa ganun. June. Oo. Ay, well, baka kasi binago-bago pa yan. Hindi, kasi sa pandemic. Pandemic. Diba? Ah, wala, nung bumalik tayo, nung bumalik tayo, hindi natin binalik. Inuunti-unti. Tama. Pandemic. Okay? Congratulations sa mga nakapasa ng exam. Yes. Mga dentista. Uy. 730. Oh, makakatulong kayo sa bayan. Makakatulong kayo ang sa number one po cause ng absences. Yes. Pero kulang yan, kulang. Toothache ang number one na cause lalo ng absences sa bata. Basic. So talaga? Grabe, yes. Toothache. Simple-simple yun. Nawala kasi yung mga dentista para sa schools. Eh. Bahala na dyan si award-winning. Yes! Dennis Antenor Jr. Susunod na siya sa programa Ronda Pilipinas. Sa ngalan ni Larry Gadon, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Dalal. See you tomorrow! Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.